itong sa GCash, makikita mo yan, ni-report ko na kahapon yan, pero until now ha, nag-uusap tayo, chinek ko, naka-up pa rin siya. Kahapon, marami na biktima to, meron ako nakausap na isang senior citizen, kagigising niya, nakita niya sinasabing, kailangan niya i-verify ang account niya because there are lots of dummy accounts. So, she needs to verify her accounts para malaman nila na totoo. So, si Lola, kinlik niya, pag-click niya, kailangan niya mag-login, yan, yung number niya, tapos verify. Ayun, nawalan siya ng 20,000 pesos. Walang kasalanan ang GCash. Pag maloko ka, kasi binigay mo yung information na yun. Mm-hmm. Kasi napakadelikado talaga nito at hindi kasalanan ng banko, hindi kasalanan ng payment apps pag na-scam ka. Number one question, how can we identify authentic transactions from the bank? So number one, your bank will never ask for your username and password. Pag nagtanong yan ng username and password, ibig sabihin scam yan. Mm-hmm. Wag na wag mong ibibigay yung mga information mo. Pangalawa, pag nagpadala sila sa iyo ng link, may pinadala sa yung link sa Messenger, it may look like gcash.com.ph or metrobank.com.ph ang nakasulat. Pero when you hover, di ba meron kang cursor ng mouse mo? Oh. Ilagay mo lang siya sa ibabaw, wag mong i-click, ilagay mo lang siya sa ibabaw ng link. Mm. Pagkatapos tignan mo yung lower left corner ng browser mo, makikita mo doon yung tunay na link. Pag naka-receive kayo ng message na may link, lalo na pag sinasabing galing sila sa banko, galing sila sa financial institutions, o galing sila sa mga payment apps, huwag nyo nang i-click. Is there a need for the bank to review their security features? Kasi parang, diba, ikaw na nga yung nag-raise ng red flag the other year or last year regarding BDO, regarding Globe, etc. Isa ngayon ba, are you satisfied? Because even the central bank has said that the banking industry needs to ramp up their defense positions. Oh, kailangan kasi ng mga financial institutions natin na i-update and upgrade yung cybersecurity postures nila. Mm-hmm. So dapat updated lagi. Yung mga cyber criminals laging nandiyan, laging ready yung mga cyber criminals. Pag nagkaroon ka ng konting mali, talagang gagawa at gagawa ng paraan 'yan.